Hi Angels, Hi Free Spirit, welcome to my channel. And today's reading is pick a card or pick a deck. So, what your ex feeling about you? What your ex feelings about you? So, mamimili po kayo ng deck kung anong gusto nyong deck dito sa tatlong ito. And then, yun po yung i-reading natin. So, let's start. Okay, sa mga group 1 na pumili nito ng deck, what's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? So, oh my gosh. Ganda. What's your ex feelings about you? 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 What's your ex feelings about you, group 1? What's your ex feelings about you? Oh my goodness! Okay, so, sa mga group 1 na namili nito, so, strong energy dito na talagang gusto nitong ex ninyo na makipagbalikan sa inyo. Ayan. So, may nababive kasi ako dito na baka maaaring ikaw, feminine or masculine, nakipag-break dito sa lalaki na to or sa babae na to dahil nga siguro is nagkaroon kayo ng conflict before. Some of you is nalaman nyo na married itong lalaki na to or nalaman nyo married itong babae ito at nalaman nyo may mga anak sila kaya siguro nagkaroon kayo ng misunderstanding and then nagkaroon kayo ng pagtatalo, pag-aaway kasi parehas kayo sigurong committed sa magkaibang lalaki o babae, mga something ganun. Excuse me. Ayan, so, ang feelings nitong ex ninyo sa inyo is gusto nilang bigyan nyo pa sila ng chance. Gusto nilang bigyan nyo sila ng second chance para, para yung pangarap ninyo na maikasal kayo is baka maibigay na nila. So, yun yung, maaaring mag-apologize sa'yo itong person na to. Maaaring mag-apologize sa nababive ko, hindi ito magtatagal eh. Parang very soon mangyayari ito eh. Hindi ito magtatagal. Maaring i-reach out ka niya nito next week or basta hindi siya magtatagal. Hindi siguro aabutin ng taon. Basta hindi magtatagal. Ayun, ulit-ulit yung hindi magtatagal. Baka mangyari agad-agad to or after this, malay mo, bukas o mamaya tumawag siya sa'yo. Pero talagang gusto nitong person na to na makipagbalikan sa'yo. Kung meron man kayong challenges sa pinagdaanan before, dahil hindi nga nasasagot yung mga tawag ninyo, dahil nga parehas kayong busy sa work, is, may advice dito eh, parang magtiwala ka sa kanya na yung relationship ninyo is mauuwi sa second level or sa third level. I mean, may chance na maikasal kayong dalawa. If ever napatawarin mo itong tao na to, at magtiwala ka sa kanya. Kumbaga, flirt yung boyfriend mo, flirt yung husband mo, or flirt yung wife mo, or flirt itong girlfriend mo, yung mga ganun, something ganun. Kasi same ano to eh. Parang na, yung nababay ko kasi is parehas sila na nagkaroon ng antagita ng kasalanan sa isa't isa. Mga something ganun. Yun yung nababive ko. So, some of you naman, may nababive ako dito na single mom or single mom at saka single father na may anak. Pero hindi sila kasal sa kanilang partner. Kumbaga, nagkaroon siya ng anak sa pagkabinata at eto naman babae is nagkaanak sa pagkadalaga. Now, yung mga ex ninyo is gusto nila talaga na
na bigyan nyo pa ng second chance yung relationship ninyo. Ayan. So some of you, may nababay din ako dito na mag-asawa na nagkahiwalay dahil nga sa pagtatalo at hindi sila nag-uusap dahil nga itong babae siguro naghahanap ng pera sa kanya. I mean, ang tayo dito sa kasi nagtatalo kayo, financial. Sa relationship, at saka sa mga anak ninyo, wala naman kayong problema. Some of you, is, another story yun. Hindi yung same story dun sa unang sinabi ko sa inyo, kanina sa inyo, yung naunang sinabi ko. Another story to. Na okay kayong mag-asawa. Ang problema, financial. Kung kinakapos kayo financially, kasi nga may mga anak kayong umaasa sa inyo. So yun yung nababibe ko dito. Parang dun kaya kayo nakipaghiwalay din sa mga asawa ninyo, ex-husband or ex-wife, dahil sa pera. Yan. Yun yung nababibe ko dito. And some of you, another story na naman po ito. Some of you is may nababibe ako dito na etong person natin na si lalaki is flirt. Ayan. So, flirt na kwan. Na itong lalaki na to. Now, dun sa ex niya, gusto niya makipagbalikan. Kunyari, itong lalaki na to, magpapakita ng motibo sa'yo para balikan mo siya. Ganun. Kung nagkahiwalay kayo before. Ayan. So, lalambingin ka nito. Aamuin ka nito. Gagawin niya gagawin niya yung effort niya para ipakita sa'yo na bumalik ulit yung tiwala mo sa kanya. Ayun. So, gusto niya magkabalikan talaga kayo. And, very soon, mukhang tatawag itong taon to. Magre-reach out sa'yo to. Yun yung nababibe ko dito. So, yun yung mga reading ko dito sa group 1, pile 1, group deck. Ayan. So, number 1 na deck. Ayun yung nababibe ko. So, hopefully, nagustuhan niya. Ayun, don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. So, group 2 na tayo. Okay, group 2. What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? Group 2. What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? Group 2. What's your ex feelings about you? Ayan, sa group 2, yung feelings ng mga ex ninyo sa inyo, kahit di kayo nag-uusap o di kayo nakikita, lagi nila kayong iniisip. Gabi-gabi, umaga-gabi, kahit sa trabaho, iniisip niya kayo. At some of you, iniisip nitong tao na to na baka buntis ka. Or iniisip niya na sana binuntisan ka na lang niya, yung mga tipong ganon. Na ba-vibes ko dito na yung lalaking ito, yung ex ninyo, na talagang sobra kung mag-isip sa inyo, halos nagkakaroon na siya ng sakit ng ulo, migraine o ano dyan na connected sa ulo niya, na kakaisip sa inyo kahit sa trabaho nawawala na siya, nawawala siya sa sarili niya, hindi siya makapag-focus sa trabaho niya dahil sa kakaisip sa inyo. At nakikita niya kasi yung social media mo na kahit wala siya, masaya ka. Tapos kung saan ka pumupunta, nagta-travel ka. Kumbaga, nagagawa mo yung gusto mo, yung free ka, na ganyan.
samantalang siya ando doon, kailangan niyang, kumbaga, yun pinag-aaralan kanya. Iniisip din niya kung baka meron ka ng ibang maliligaw o meron ka ng ibang boyfriend o meron ka ng ibang karelasyon o yung mga ganun, something ganun. So some of you, iniisip nila na baka may anak kayo nito. Kaya iniisip nila na baka buntis ka nga. At some of you naman, itong ex ninyo, parang nagsisisi siya kung bakit hindi kanya pinanagutan kung ikaw ay nabuntis nitong tao na to. Kumbaga, pinagsisisihan niya yun, yung ano na yun, na tinakasan kanya before, nung tinakbuhan kanya dahil nabuntis ang kanitong tao na to. Kumbaga, itong tao na to natakot sa responsibility. Doon sa ginawa niya na yun, na decision, doon siya parang nakonsensya. Na meron din siya kahit papaano nakonsensya siya na iniisip niya na bakit niya ba nagawa yun. Kumbaga, ano bang pumasok sa isip ko, bakit po nagawa yun, yung ganun tipo na ano. Siyempre, tapos nagkaroon ng ano, parang nagkaroon kayo ng long ano to eh, parang nagkaroon kayo ng pause sa isa't isa na hindi kayo nag-usap, hindi kayo nagkita ng mga ilang araw o ilang buwan or taon, sabihin na din natin taon, kasi mukhang hindi kayo nag-uusap nitong taon na to, kasi parehas yung naiisip pa o sumasagi sa isipan ninyong dalawa, yung pinagdaanan ninyong dalawa. So etong lalaki na to is handa siyang ngayon na, kung pagbibigyan mo siya siguro, kasi mukhang ano to eh, mukhang some of you, kasi may nakikita akong diborsyada dito ng babae na pumatol dito sa masculine natin na may asawa. Pero etong lalaki na to, kahit na may asawa ito, may pamilya itong lalaki, iniisip din niya itong ex niya na si, etong ex niya na Aquarius. Siyempre kasi kahit papano, parang may anak din sila nito o basta nagkaroon siguro din sila ng anak, yung pa yung isang iniisip niya. Pero dahil nga iniisip niya na meron ka ng ibang karelasyon o may bago ka na, so parang ayaw niya nang, hindi niya na alam kung paano pumasok pa sa relasyon sa'yo. Kumbaga, hindi niya alam kung paano ka pa niya kaharapin dahil nga sa ginawa niya sa'yo before, mga something gano'n. Yun yung iniisip niya. Is kahit na nasa trabaho talaga siya, hindi siya makapag-focus sa trabaho niya dahil minsan naaalala ka niya, minsan naiisip ka niya, yung mga something ganun. Tapos yun nga yung kwan na sana, yung iniisip niya na sana magkaroon kayo ulit ng communication, pero wala kayong communication ngayon, hindi kayo nag-uusap. Ayan, so parang ini-stalk ka na lang niya, tinitignan niya na lang, hindi may as in na stalker, kumbaga tinitignan-tignan niya rin naman yung social media mo, tinitignan niya kasi sino kasama mo, kung meron ka bang girlfriend o may boyfriend ka na, mga something ganun. Yun yung nababide ko dito. Kahit pa paano naman, sa ginawa niya sa'yo, na pag-iwan niya sa'yo, kung meron kayong anak nitong person na to, nakukonsensya din siya kahit pa paano. Meron na, kahit pa paano, inatatouch din siya na nakukonsensya doon sa mga ginawa niya. Yun, kaso nga lang hindi na kayo nag-uusap ngayon, so hindi niya alam kung paano kanya haharapin at hindi niya rin alam kung anong sasabihin niya sa'yo. Yung ganun, yung tipong ganun, yun yung nababide ko dito. So sa group 2, ayun, hope you like it and don't forget to watch, don't forget to like, subscribe and click the bell icon for more updates. And yun, group 3 na po tayo. Sa group 3, yung mga namili ng tile 3. What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? Group 3, what's your ex feelings about you? Group 3, what's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you, group 3? What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you, group 3? What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you? What's your ex feelings about you?
Okay. Sa group 3, ito ang iniisip ng inyong mga exes. Ayan, sa mga exes to. Feeling nila, meron na silang pamilya ngayon, yun yung challenge, pero namimiss ka nila. Namimiss ka niya. Ayun. Namimiss ka niya. Parang iniisip niya dito, sana kung pumayag ka lang, okay lang sa'yo na merong third party. Kasi pamilyado itong tao na to. Sana pumayag ka na lang. Hanggang something ganun. Yun yung nababibe kong parang sinasabi niya sa isip niya. Kaya kanya iniwan. Kaya kanya rin iniwan dahil pamilyado nga itong tao na to. Pero, kahit na iniwan ka niya, andun pa rin na namimiss ka niya. Lalo na't nakikita niya na single ka, available ka, nagagawa mo yung gusto mo, yung mga, nabibili mo yung mga gusto mo. Ayan, so, talagang namimiss ka nitong tao na to. Na, yung nababibe ko dito is, kahit nakasama niya yung asawa niya, kahit na nagsasaya-saya sila dyan na kung ano-ano man celebration yung ginagawa nila, kahit na nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan niya, is ando dun pa rin yung ano niya na kwan, na namimiss ka niya. Ando dun, meron ka pa rin puwang sa puso't isipan niya. Ando dun pa rin na namimiss ka niya. Yung parang hindi din siya ganun kasaya na hindi kanya nakakausap o hindi kanya nakikita. Ang problema lang kasi pamilyado itong tao. Ayan. So, meron dito na parang kailangan niyang mamili. Kumbaga, siguro, itong person mo na ito is pinapipili siya ng asawa niya kung sino ba ang pipiliin niya sa inyong dalawa. Doon pa lang hindi siya makapag-decide kung ano yung pipiliin niya. But, kahit na ganito yung kahit na ganito yung sitwasyon nila na kwan, ando doon pa rin talaga na iniisip pa nila. Ang problema lang talaga hindi kanya mabalikan. Kumbaga mag-move on na lang kayo. Yun yung nasa isip niya. Kumbaga mag-move on na lang kayo ng ganun na hindi kayo magkasama kasi nga may asawa itong tao na to. Kumbaga talagang kailangan niyang maghiwalay ng landas dahil nga pamilyado itong tao. So mas pinili niya pa rin yung pamilya niya kaysa sa'yo, group 3. Dahil nga may pamilya siya at may mga anak siya. So sa tingin ko, etong lalaki na to or etong babae na to is nag-apologize na sa asawa niya or na yun nga para hindi lang sila magkahiwalay. Ganun. Pero nandoon na, andoon pa rin yung sa isip niya, ikaw. Kumbaga, mentality, andoon kahit sa puso niya, andun pa rin ikaw. Kumbaga, may, yun nga yung kagaya na sinabi ko kanina, in the first place, na may puwang ka pa rin naman sa puso niya. Ang problema lang kasi nga, may anak siya at may pamilya. Kumbaga, hindi niya kayang iwan yung mga anak niya. At yung issue na yun, kung na, yun nga, dahil napunta kayo sa third party na situation, yung issue na yun, kumbaga, inaano na lang nila, hindi na nila pinapansin. Kumbaga, parang healed na sila sa ganung klaseng issue, wala na yun. Kumbaga, hindi na lang nila pinapansin. Move on na lang, parang ganun. Nag-move on na lang sila. Yun, nag-move on na lang sila sa ganung issue. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, andun ka pa rin naman. Iniisip ka pa rin naman niya. Yung love, ando doon pa rin naman yung love. Yun, so, kikita ko nga dito, ayun na-feel ko nga dito eh. Kahit nakasama niya yung mga pamilya niya, pamilya at asawa niya, kahit kasama niya, hindi siya masaya. Pinapakita niya lang na masaya siya sa asawa niya. Oo, kasi asawa niya yun. Pinapakita niya na masaya siya, pero deep inside, emotionally, ano siya, kumbaga, talagang pain yung ano niya. Ando din yung hurt, ando din yung ano, yung nakukonsensya din siya kahit pa paano. Yun, nakukonsensya siya sa mga nagawa niya rin sa'yo. Kasi yun nga, kahit na gusto niya na magka-relasyon kayo, ang problema, may asawa siya.
Ayun, yun yung pinoproblema niya. Pamilyado kasi siyang tao. So, yun. Yun lang yung reading ko sa ngayon dito sa group 3 natin. And then, ayun, gagawa na lang ako ng, excuse me, gawa na lang ako ulit ng part 2 nito. Pag may available na time. So, yun. Hopefully, nagustuhan ninyo and nag-enjoy kayo. Don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And bye for now. Thank you for watching. Bye, bye, bye. Love, love, love.